So, ito yung research na nakita natin mula sa National Economic Development Authority, Ambition 2040. No? Ito daw yung pangarap na pamumuhay ng mga Pinoy. So, ang klase ng pamumuhay daw ay gusto 79%, so that's out 4 out of 5, gusto yung simple at komportableng pamumuhay. Yun yung 120,000 pesos per month na binanggit ko kanina, no? Tapos mayamang pamumuhay naman ay 17% at yung 4% ay mayamang pamumuhay. So marami talaga yung gusto lang ay ang simple at simple at komportableng pamumuhay. Okay? So, sapat na kita pang araw-araw at pang emergency. Yan, ano ba yung ibig sabihin ng simple at komportableng pamumuhay? Mayroon kaming sapat na kita pang araw-araw at pang emergency. And that is how much daw? 40,000 pesos per month yung allotted dyan. Okay? Makapagtapos sa kolehiyo ang mga anak. So, gusto natin makapag-aral ang ating mga anak dahil mas may chance sa silang makakuha ng maayos na pamumuhay o maayos na trabaho kapag sila ay graduate ng college. Maayos na retirement at magkaroon ng medium-sized na bahay. So dito yung yung malaking part na napupunta doon sa 120,000 pesos na budget. So yung medium-sized na bahay, tapos meron pa, no? Magkaroon ng sariling sasakyan, di ba? Talagang status symbol yan ng pagkakaroon ng sariling sasakyan. Of course, we understand it's also convenient, ganyan, pero more often than not, it's really a sign that you have arrived, no? Ganun yung kaisipan natin. Gusto din natin ng oras para makapag-relax kasama ang kaibigan at pamilya natin, ano? At gusto din na magkaroon ng sariling negosyo at makapaglibot sa Pilipinas. So kung titingnan natin, ito yung lumabas na research ng National Economic Development Authority, ano? So yung simple at komportableng pamumuhay, so 61% yung may gusto ng bahay, 66% yung enough for day-to-day needs, 59% magkaroon ng sasakyan, 73% education for children, 48% ang magkaroon ng trabaho o kaya negosyo, at 84% gusto talagang makapaglibot sa Pilipinas. So antay-antay lang po tayo na matapos ang pandemic, ha? Bago tayo maglibot. Okay, tapos ito din yung lumabas na ano ba yung mga pinaka-importanteng kondisyon para yung bansa na magkaroon yung bansa natin para umunlad yung bansa natin. So tinanong din ng NEDA yan, no? At ang mga lumabas ay sana wala ng mga mahihirap, walang nagugutom, magkaroon ng chance na magkaroon ng maayos na trabaho, bahay, makapagpaaral ng anak. Kapag may sakit ay mayroong pwedeng pagamutan na mapuntahan, modern lifestyle at saka leader in science and technology. Okay? At nakakatuwa kasi talagang ang lumabas ay yung mga ito ay makukuha natin sa pangarap natin na gobyerno, no? Na yung pangarap na gobyerno natin yan ay malinis, efficient, no? At fair. So hindi nagko-corrupt. Kaya ang pangarap na gobyerno ko talaga dapat maibalik natin si Risa at ang akbayan, no, sa party list at saka si Risa Ontiveros sa Senado, dahil syempre si Risa po ay maraming batas nang ginawa, no? 105-day expanded maternity law, for example. So ito 'yon, ano? From 60 days dati na maternity ay naging 105 na, tapos may dagdag pa na 15 days para sa mga solo parents. So, nadodoble kapag solo parent ka. And I think napakalaking tulong nito para sa mga nanay natin, di ba? Kailangan na nakakapag may oras sila na alagaan ang kanilang mga sanggol at hindi nila aalalahanin yung kanilang gagastusin sa mga panahon na wala sila sa trabaho. At syempre, ang pangarap ko rin na gobyerno ay nandyan si Lenny. Nako, third straight year na si Lenny ay nakakuha ng highest audit rating. At syempre, dapat nandyan pa rin si Vico Soto, di ba? Ay, gusto ko na nga lumipat ng Pasig. Katabi lang namin eh. Kaso kainta kami. But I really, really like si Vico Soto. At yun, no, nabigyan pa siya ng parangal ng
United States, no, sa international anti-corruption champion, no, ng US State Department. No, antayin ko talaga na siya ay maging senador, tapos maging vice presidente, tapos maging presidente natin. Ayan, no? At syempre, si Kaka Bagaw, ang paborito kong congresswoman dati na ngayon ay governor na ng Dinagat Islands. Dahil siya po ay, yan o, nagpapagawa siya ng mga daan doon sa Dinagat. Kasi isa ang Dinagat sa mga pinaka mahihirap na probinsya sa Pilipinas. Okay. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.